itong video na to ngayon kasi napanood mo na yung ating 15 heads presentation. And ito po ngayon, this is a bonus video. Napaka-swerte mo kasi mabibigyan ka ng tips ngayon ng isa sa mga dating ordinaryong OFW lang din na nangarap lang din mabago buhay, na-meet niya yung AIM Global, nag-take ng risk, at nung makita niya yung 15 heads ay talagang naintindihan niya at ginawan niya talaga ng paraan na makumpleto niya. Kaya naman po ngayon, isa na po siya sa mga OFW icons dito sa AIM Global na talagang pruweba ng OFW dati, pero ngayon milyonarya na. Marami ng mga natulungan ng mga OFWs din na hagaya niya na napauwi dito sa Pilipinas for good. At ang malupit pa po kasi maglalabas na po ito ng kanyang brand new car. At ito po, may mga tips siya sa'yo papaano ang isang OFW din na alam namin na ikaw, since nag-join ka dito sa AIM Global, may pangarap ka rin talaga eh. And alam namin na talagang desidido and gustong-gusto mo rin talagang matupad lahat ng yan. Lalong-lalo na yung makauwi ka for good, makasama mo yung pamilya mo, mas malaki yung kinikita mo dito sa negosyo compared sa kinikita mo dyan, and yung mapapasyal-pasyal mo yung pamilya mo sa iba't ibang lugar. So, eto po, please help me welcome the OFW icon, no less than Upline Jerlyn Eta. Yes! So yun guys, grabe, nung natapos ng apply ko na pag-explain sa akin ng 15 heads, sobrang gustong-gusto ko po. Kasi bakit? Naintindihan ko po talaga kung bakit maganda habang nag 15 heads ka, habang nasa abroad ka. Kasi na-explain niya sa akin, pag once na mag 15 account ka, kikita ka agad ng 24,000. So yun, pagkatapos na hindi po ako nakatulog, grabe, syempre kasi yung parang nalilito ako kung saan ako hahanap. Kasi syempre, naka-member na ako ng 6980. Tapos yung kulang ko na lang is 14 account para makompleto ko po yung 15 heads. Pero ang 14 account na yun is dapat makaligaw ako ng pera na sa 98,000. 98,000 po yung hinahanap ko na pera ko. So paano ko ba talaga siya ginawa ng paraan? Paano ko ba nakuha yung 15 heads? Sa 10 days ko lang po siya ginawa ng paraan para mapadala. So ang ginawa ko talaga doon is lumapit ako sa kamag-anak ko. Kasi syempre kung maghiram tayo, syempre una yung kamag-anak natin. Kasi sila yung nakakilala sa atin eh. Sila yung mas nakakilala sa atin. Kaya unang nilapitan ko talaga yung mga kamag-anak ko, lahat kamag-anak ko nilapitan ko, hiniraman ko kahit hindi lang full 20,000, pero hindi nangyari yun. Kasi kung sino pa yung kamag-anak natin, sila yung hindi magpahiram. Hindi naman lahat, pero yan po yung lahat na yung parang yan ang nangyayari talaga. So wala ako, may isang option pa po ako para magawan ko pa siya ng paraan kasi may 8 days na lang po ako. So ang ginawa ko lang talaga is lumapit ako sa amo ko. Yung amo ko sobrang maldita, pero yung lalaki mabait. Pero ang ginawa ko lang talaga dun is yung parang nag-pray po ako, sabi ko, kaya ko ba to? Kaya ko bang mag-advance sa amo ko ng ganun kalaki? Ibigay kaya niya sa akin? Alam mo naman natin, Pilipino tayo, advance tayo mag-isip eh. Kaya sabi ko sa sarili ko, Lord, ikaw lang bahala sa akin. Bahala na to. Ito na yung last na choice ko talaga na para makuha ko yung 98,000. Pero ang nangyari doon, grabe, yung parang lumating yung amo ko, sabi ko, pinapakain ko po sila, tapos yung parang, you know, yung parang, tumiming lang talaga ako, tapos nilambing kahit wala ka nang maisip, pero yung iniisip mo is makuha mo yung gusto mo. So ang ginawa ko lang talaga, nilapitan ko po yung amo ko. Pero yung lumapit ako, siyempre hinilot-hilot ko muna yung amo ko para yung parang magkita niya talaga na, no? Pero guys, ang ginawa ko talaga doon is bakit tumayag yung amo ko? Kasi timing din kasi noon na yung may kamag-anak kaming namatay. May kamag-anak kaming namatay. Siyempre, may kamag-anak natin yan. Kailangan natin magbigay ng pera. Magbigay para makatulong din sa kanila. So, ang ginawa ko lang talaga. Pero, ang ginawa ko doon, sabi ko sa ama ko, pwede ba ako mag-advance ng pera, madam? Sabi ko doon. So, parang kinabahan ako. Pero sa gitna doon, tumulo yung luha ko. Sabi yung parang, nung tumulo yung luha ko doon niya, yung parang realize siguro na kailangan ko po yung pera. So yun po ang sinabi ko, bakit na ba kailangan yung pera? Sabi ko, kasi may nangyari po sa kamag-anak namin, so kailangan ko pong magbigay. So ako naman yung nandito yung malaki yung sahod ko, kailangan ko tumulong. So magkano ba yung kailangan mo na pera? Nasa 98,000 po, madam. Na-shock po yung amo ko kasi sobrang laki. Yung amo ko hindi siya masyadong mayaman, sakto lang.
Pero bakit nila ako napahiram? Bakit ako nakapag-advance? Kasi sabi ko sa kanya, 2 years po ako magstay sa iyo dito. Yung hihiramin ko, yung i-advance ko ng pera is pagtrabahuan ko po 'yan. Hindi yan nawawala, madam. Tapos at syempre kung mapahiram niyo po ako, madam, hindi lang po ako nakatulong sa kamag-anak ko, kayo din nakatulong din po. Kaya yun, sobrang saya kasi yung pumayag siya. Sabi ko sa kanya, dapat mapadala ko na agad yung pera. Sabi niya, bigyan mo ako ng 5 days, ipapadala natin yung pera para makatulong sa pamilya. Baka, tapos kung magsabi din kayo sa amo, dapat makikita din niya na yung parang sincere kasi sinabi mo, yung parang totoo ka, magpakatotoo ka na tagalaga, bahala kung magsinungaling ka man, at least, yung ginawa mo, hindi naman yung pangloloko eh. Yung parang ginawa mo lang talaga, parang yung nakikita mo, na dun mo nakikita na dito yung daan. Ito yung daan para makuha mo yung 15 heads. So, yun po, na nakahiram po ako sa amo ko kasi yung paghiram na yun, sobrang lupit din na discarding na ginawa ko talaga. So, tumulo din yung luha ko, syempre, grabe. Doon po tumulo yung luha ko na sabi niya, okay, hanapan natin yung paraan, ipapadala natin. Tapos yun, ito po yung good news, guys. Kahit tumulo yung luha ko na nag-discarding sa kanya para maka-advance ako, 5 months po, nakuha ko po yun. At na balik po sa akin yung in-invest ko na 15 account. So, 5 months po. Pagkatapos ng 5 months, 11 months po, umuwi po ako ng for good. Nag-check po ako ng 330,000 at dahil lang po yan sa 15 account at sa decision ko. At yung parang ginawa ko na talaga ang lahat. So, ngayon, sobrang saya kasi yun na yung nangyari sa akin. 2 years na po ako nasa In Global. Na-hit ko na po yung first million. Inawardan na po ako ng Millionaires Club sa Philippine Arena at syempre nakasama ko na yung pamilya ko at dahil sa 15 hits na yun hindi ko makakalimutan kasi bakit? Dahil doon hindi ko na kailangan pabalik sa abroad at yung perang in-invest ko hindi po ako nagsisisi kasi bumalik sa akin. Syempre guys, yung 104 na total of 15 hits is bumalik talaga sa akin ng malaki, di ba? Kung nakapag-member ka na ngayon ng 6980, ang kulang mo na lang is 98,000. So, sobrang hindi talaga magsisisi. So, ngayon, nakapunta na po ako na iba't ibang lugar. Kasama ko po yung pamilya ko. So, sa 15 years na yun, doon po talaga nag-start yung journey ko dito sa AIM Global. At syempre, sa tulong ng AUB at sa Jelim Project. So, yan po.